Kakala ba nilang wala na akong masabi? Lupit ng mga ibo talaga niyang kalabate. Siya ay nagkakabilib, taong mabagong baba. Kilala niyo, punong ministro. Time check tayo, 4:24 a.m. mga kaamigo. Ang pinaplano ko sana, ako yung mag-totos ngayon. Sakit pa ako eh. Kaya hindi tayo pwede na akong lumarga na mag-toss talaga. Mag-aabang na lang talaga ako mga kaamigo. Eh may natanaw ako may mga between-between dito. Ayan o. Pa, kita nyo? May mga between eh. Baka ako walang masyadong makapal na pondo ng ulan ngayon. Magkukotso sana ako mga kaamigo eh. Pero dahil nga dyan, eh si Kokoy na lang inutusan ko mga kaamigo. Pinagmumotor ko na lang. Tingnan mo, kung mapupuntahan mo yung medyo malayo-layo, yan, naka-single kang motor ngayon, hindi na kolong yung dala mo, medyo malayo ang mabarating mo niyan. At ayun, mga amigo, maliwanag yung cellphone natin kapag sinuzoom yun. Tama, ayan yung talagang tunay na dilim niya. Kagaling ng cellphone nato mga kaamigo. Dito ko mapapatunayan na sulit yung binili lalo na sa mga video-video ganito kapag sinuzoom, biniliwanag mga kaamigo. Ito may puno, maliwanag o, oh, kasinom. Oh. Pero kapag hindi, oh, kadilim mo. Oh. Yan talaga ang tunay niya, madilim mga kaamigo. Okay, so pagayak muna natin kay Kokoy. Sabay-sabay mong papakawalan ko, ha? At yung mga kalapati natin eh, nagsesemi-lugon yung mga leeg. Yan mga kaamigo, ganyan lang. Doon nakaraan kasi pinagtos ko siya. Ayaw umandar kaya pinagawa ko. So ngayon, eh, magagamit na niya. Pinagawa ko na sa Honda eh. O, yan yung kolong dati ginagamit niya eh. O ngayon, ito na. Para mas mabilis. Mabilis din siya makakapunta, mabilis din siya makakauwi dyan. Kasi nakakasingit-singit yan mga kaamig. Pagkakolong kasi parang four wheels din ang dala mo dyan. Mabigat pa naman yung kolong namin. O yan. At least yan, medyo mabilis ang punta nyo dun yan mga kaamig. Napagawa ko na yan eh. Okay? So abangan natin mamaya kung hanggang saan siya makakapunta. Koy, mag-chat ka. Kung nasaan ka, mag-send location ka para malaman ko sa weather forecast ha. Kung maisasagad mo hanggat kaya, ikanaan mo. Sa bundok siya pupunta mga kaamigo. Kaya kailangan ang pagre-release niya malinis na malinis at nasa itaas ng bundok. Huwag sa baba kasi masusukloban ng mga ulap yung mababang portion ng bundok eh. Hindi makikita daan eh. Pero pag nasa taas mga kaamigo, nakalutang yun eh. Makakadaan yung kalapati sa ilalim. Okay? O gano'n ang technique. Nung nakaraan kasi noon, nawalan kami kasi nakasuklob. Nasa baba kami ng ano, bundok. Kaya hindi nakauwi mga kalapati namin noon. Ayoko na maulit uli yun. O yan, katulad yan. Ayan, katulad yan. Okay, ingat. O malalaman natin mamaya kung saan. Bibigyan tayo ng info niya, ng update at kung saan lugar siya magre-release. Okay? Okay, so update mga kaamigo. Alas 6 ng umaga at umulan pa kanina, pambihira. Akala ko okay na yung may bituin. Pero umulan pa kanina mga kaamigo. Hindi pa kasi ako umaakit sa may landing board natin kanina nung umalis si Kokoy eh. So nahiga pa ako dahil sobrang aga pa naman nga. So ngayon, alas 6. Ayan, anong nangyari? Papalinis ko ito mamaya sa bata ko dyan na bagong loopman natin, ano? So, wala pang text si Kokoy kung nasaan na siya ng lugar. Pero pupunta siya ng bundok ngayon. At mas mabilis nga yung biyahe niya ngayon. Kasi nakamotor, nakasingle na siya. Hindi na siya nakakolong-kolong, ano? So, kaya hindi nagagamit yung kolong. Nasira ni Kokoy yung motor. Pinagawa ko lang uli. Dalawang beses ko nang pinapagawa yung click na yan. Pambira. So, ngayon, mga kaamigo, okay na yung click 1250. Ay, click 150 pala yun. So, yun, kaamigo, nagagamit na niya. Medyo mabilis na yung pacing ng biyahe niya kaysa sa dati na kolong lang, okay? So, ngayon, yung kolong, ginagamit lang natin pang malapitan lang yun sa kapatagan. Pero pag bundok talaga, mahirapan yun. Badya, 125 lang yun eh. So, okay, kung merong mga gustong bumili ng kolong ko at saka ng badya, ibebenta ko po yun, mga kaamigo.
kahit na 85,000 na lang, kahit hindi na 90, kasi bago pa yun eh, hindi mo nagagamit. Tapos napakamahal ng sidecar noon, 45,000 po na cash yun. Okay? So kung merong gusto, bilhin lang dito at papalitan ko kasi ng barako para nakakaakyat ng bundok yung motor namin o yung kolong namin. Okay? So ayan mga kamigo, abang-abang tayo mamaya sa update kung saan magpapakawala si Kokoy ng ating mga kalapate. At papalinis ko muna itong ating landing board. May tubig eh, baka inumin ng kalapate yan. Let's go. Okay, so tingnan natin sa cortina. Oh, may sikat na yung araw eh. Ayan o. Oh. Kapuntang rooftop na po tayo mga kaamigo. Sana maganda pa yung sikat ng araw maya-maya. No? Para yung training natin eh, mabilis ang uwi ng mga kalapate. Ayan o. Oh. So, tingnan natin dito sa landing board, mga kaamigo. Okay, so ayan, mga kaamigo. Yung panahon natin, medyo may sikat na ang araw. Pero may mga ula pa rin. Pero mawawala yan mamaya, mga kaamigo. Medyo manipis naman dito sa bandang likod, oh. Kulay blue na rin dito, eh. Alright? So, maganda yun sana yung mapwestohan ni Kokoy para makapag-training yung kalapati natin. At sana hindi na tumuloy yung bagyo, mga kaamigo. Para tuloy-tuloy na yung saya ng mga kalapatids natin at mga kaamigo sa karera ng kalapate. Hindi lang dito sa Nueva Ecija yan, party sa Maynila at kung saan-saan pang lugar. Kasi mga kaamigo, malungkot ang mga kalapatids eh. Walang karera eh, lalo ng pagdating ng norte. So kailangan sana, matuloy-tuloy na itong karera ng kalapate. Nang kahit naman may gastos eh, masaya pa rin kumarera ng kalapati, ano? Okay? O, ayan, o. Okay naman yung, ano? Yung panahon, medyo manipis. Ha? Manipis yung pondo ng kaulapan. O, tapos, medyo nakikita na dito yung bundok. Ayan, o, mga kaamigo. Diyan pupunta si Kokoy, mga kaamigo. Eh, sa bundok na yan, o. So, tara dun sa may rooftop upang makita natin, ano? Di pa nagigising yung bata kong lopan. Wala rito. Okay? Matubig pa dito sa ating landing board, oh. Hindi nadali ng mga butas, you know. Alright. So, ayan mga kaamigo. At maganda na sikat ng araw. At kita na yung bundok dito. Hindi tulad dati. Ayan, oh. Sabi ko yung Kokoy, hanggang nakikita niya yung liwanag dyan sa bundukan na yan, tuloy lang ang biyahe. Mas maganda, mas malayo yung toss namin ngayong araw na to, no. Kapag ganito, medyo maganda-ganda yung panahon, kita yung bundok, ay pwede pong mag-training yan, mga kaamigo. Okay? So, sana maganda yung pwesto ni Kokoy doon. At walang masyadong ulap, ano? Eh, tingin ko, yan, maulap yung ibaba ng bundok, kaya kulay puti. At sa medyo itaas lang talaga merong kita yung bundok, ano? So, tingnan natin. Kapag sa baba si Kokoy, sigurado, kulog siya ng mga ulap dyan, o kaya fog. Pero pag doon sa may bandang itaas na yung mga kaamigo siya nakapunta, sigurado makakapagpakawala si Kokoy, mga kaamigo. Kaya doon ko siya pinapupunta sa mataas na yon. Okay? Yan o. Dami nagliliparan dyan ah. Kalapati kaya yan. Yan o. Ganun nagpa-low fly ah. Okay. So yan mga kaamigo. Wait natin yung reply ni Kokoy. Pagka huminto yon, makaka-reply na yan. Pero pag nagda-drive pa yon mga kaamigo, ay tuloy-tuloy pa rin ang sa kabundukan. Kaya mamaya natin intayin yung update niya. Habang maganda naman ang sikat ng araw dito sa lugar natin, sana tuloy-tuloy na to. So, sobrang tumagal yung North Derby race natin mga kaamigo dahil nga, ayan eh, nagkaka-problema yung panahon. Tapos, syempre, may mga problema din sa daan. Okay, sana dumating yung panahon na yung mga mangangarera ng kalapate sa lahat ng pupuntahan ay maging, open na. What I mean is, sana maging legal na sa lahat ng dadaanan yung makakapasok na. Okay, so ayun mga kaamigo, update tayo sa ating location at pati yung tosser natin na si Kokoy ngayon. Ayan, zoom natin. Ayan po tayo sa kulay blue. So, pinapunta ko po siya sa bundok, ano? Okay, para mas maganda yung maging training ng kalapati natin. Ayan po mga kaamigo, nasa San Jose na tayo. Paakyat na po ng bundok dyan mga kaamigo. Okay, ayan na po, papuntang Santa Fe na po tayo at nandito na po si Kokoy sa lugar na yan. Ayan, nandyan siya. Ayan o. Kung nasaan siya ngayon, malapit siya sa Pantabangan Dam. Lumagpas siya sa Karanglan, mga kaamigo. Okay? So, ang mayayari niyan, mga kaamigo, maganda na daw ang sikat ng araw dyan sa lugar na yan.
Kaya diyan na siya magpapakawala ng kalapate, no, mga kaamigo. Yan. Malapit siya sa may ano na yan, no? Yan, no? Malapit siya dito. Dadaanan ng kalapate natin ito, mga kaamigo, yung Pantabangan. Okay? Yan, no? Palatandaan ng kalapate natin yan. Kapag kaya ni napadaan dyan, so magiging pamilyar na sa kanila yung malaking bahagi ng kabundukan niya na maraming tubig, ano? Okay? So nandito si Coco, isa banda rito, mga kaamigo. Yan. Okay, so abangan natin, mga kaamigo. Magre-release na raw siya anytime. Pinag-video ko. At ang kasunod dito, mga kaamigo ko, yung video niya kung nasaan siyang lugar. At pagkatapos, yung release. Sana makapag-video siya ng release naman ngayon, mga kaamigo. Upang maipakita natin kung nasaan siyang lugar, no? So ayan, mga kaamigo, nandito na tayo sa ating landing board at magmo-monitor na tayo ng ating mga pauwing kalapate. Habang nagpapauwi tayo ng kalapate, nag-aantay tayo, lilinisin ko muna ito alulod. Ayan ah. Mga kaamigo, daming tubig oh. Kala ko kanina, nilinis ng bata ko ito. Hindi pala. Bihira. Ayan, mga kaamigo. Yan yung naiinom ng mga kalapate pag dumadating, mga kaamigo. Lalo na nagpaparonda sila lagi sa tanghali. Hindi nila matatanggal to. May kasamang poops. Diba mga kaamigo, tsagaan sa kalapati. Talagang ako pa talaga yung kakana dito. Dalawa na sila nung lagay na yan ha. Ay, mga kaamigo, parang mga pako eh. Pag hindi mo pinukpok, hindi babaon. Okay. So yan mga kaamigo, yung panahon natin. No? Biglang umulap oh. Tapos konti na lang yung sikat ng araw. At biglang umulap doon sa lugar na kung saan ay dadaan yung mga kalapati natin, ano? O, ayan, o. Pagkatapos natin mapanood yung video ni Kokoy, nung dumating siya, nagpahinga, nag-release. Ayan po, mga kaamigo, yung dadaanan ng mga kalapati natin, ha? Para masana yung mga kalapati natin. Ayan, o. Dilim. Okay? So, sinasabi ko sa inyo lagi na yung survivor, yun ang malalaban sa karera. O, ayan. Siyang po yung pinakawala na yan. At abangan natin kung makakauwi lahat yan. Anytime, eh meron na pong maglalanding dito sa ating loob. Kaya abang-abang lang tayo, hanggang naglilinis ako dito. Okay? At yung mga YB nga natin mga kaamigo, yan o. Araw-araw na naka-viewing yan para masanay na sila. Ganyan na yung naging panahon mga kaamigo. Pero may liwanag, okay yan. Ang importante may liwanag. Ang tanong, sino kaya ang unang makakauwi sa ating mga kalapate? Okay? So noong nakaraan, ang nauna nating ibon na umuwi ay yung si Black Bar, ano, mga kaamigo. At nung nakaraan, sabay-sabay yung anim naman na dumating, ano, mga kaamigo. Okay, so tingnan natin ngayon kung yung kanilang pag-uwi naman ngayon ay sabay-sabay. At sana hindi na maiwan si Jet Fighter kasi naglulugon yon mga kaamigo. At yung iba pa nating kalapate, sana makahabol ito sa derby, ano. Na humaba-haba naman na yung mga balahibo nila para hindi sumakit masyado yung mga katawan nila. Alright, so abang-abang lang tayo mga kaamigo. At umupondo ka lang itan. Sana pagbigyan naman tayo na lumiwanag dito sa lahat ng dadaanan ng mga kalapati natin. Para yung ikakarga natin, siyam pa din mga kaamigo. Alright? A few minutes later. Okay, update sa ating panahon mga kaamigo. Kumahangin po at yung ulap na makapal na ito ay maamit-amit na pumunta dito sa banda ng loob natin mga kaamigo. Sobra pa naman ang dilim. Tapos yung hangin papunta pa rito. Ayan o, kita sa bandila mga kaamigo. Kadilim pa naman. Ayan yung mga kaamigo. Papunta dito yung kaulapan na yan. Woo! Dumating na muna sa ating mga kalapati natin mga kaamigo. Pambira. Pasuba pa sa loob natin yung hangin. Dito sila manggagaling banda o.
diyan sa lugar na yan. O sana makarating yung mga kalapati natin, ano? Mga isang oras yon, sigurado mga kalapati natin nandito na yon. So mga ilang minuto pa mga kamigo. Kaya maaga lang ako nagabang para makita natin yung panahon mga kamigo. Ta, sobra po kasi ang ulap talaga ngayon, mahirap tumiming. Mahirap tumiming ng training ngayon. Kaya kailangan talaga ay lagi nakatingin sa forecast, no? Mga kaamigo, yan o. Malakas po yung hangin, mga kaamigo. Pambihira, ito to. Maraming kalapati dito, baka sa atin na to. Yan. Lagpas. Yan o. Lagpas, mga kaamigo, hindi sa atin yan. Okay, so abang-abang lang mga kaamigo. Ta, ako eh, nagmo-monitor sa ating panahon, ano, mga kaamigo. Kapal ng ulap, oh. Lumiis kayo dito muna at pauwiin muna natin yung mga kalapati ni Punong Ministro. Yan o, mga kaamigo. Pumondo na ng kalangitan dito sa tapat natin mismo. Yan o, dilim o, mga kaamigo. Pambihira. Yan mga kaamigo. Sana makalusot dyan yung kalapati natin. Yan o. 45 minutes na po mga kaamigo yung ating time sa ating mga kalapate. Isang oras mahigit yan mga kaamigo, sigurado meron na tayong kalapate rito. Okay? So sana makauwi lahat at ako po, kadilim ng kalakita. Nangungulag pa naman sila Jet Fighter. Naglulugon pa naman si Jet Fighter pa kaamigo, pambira. Training lang, sige lang. Okay? So abang-abang tayo. Kaamigo, bigla ako nagulat, lumabas na sa kawayan mga kaamigo, yun o. Yan o, dyan lumabas mga kaamigo, buti naabutan ko pa. Naibidyo natin o, anim, pito. Pito sila, dalawa yung wala mga kaamigo. Sik, 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 sik. Unang dropper natin si Santa Ana mga kaamigo. Ayan o, si Black Bar, si Albay. Okay, wala si ano mga kaamigo. Yung checkered na naman na lalaki, tsaka yung si Jet Fighter ang wala, mga kaamigo, dalawa. O, pasok na, pasok, pasok, pasok. Naglulugon pa yan, mga kaamigo. Very good, very good. So, pito. Pito agad yung una nating kalapati na dumating. Okay to. So, dalawa lang yung nahiwalay, mga kaamigo. Okay? O, Black Bar, pasok na. Ayaw yata ni Black Bar na lagi ko siyang sinusundan dito sa trapdoor. Oh. Ayaw makapasok. O, pasok na, Black Bar. Sok, 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 sok. Yun, mga kaamigo. So, dalawa. Yung wala na naman. Si Jet Fighter tsaka yung checkered na lalaki, mga kaamigo. Mukhang bumabagal yung dalawa na yun. O, although, naglulugon sila, mga kaamigo. Yun din naman mga kasamahan nila, naglulugon eh. Pero, humihiwala yung dalawa, mga kaamigo. Okay? Sakto, 52 minutes, mga kaamigo. Doon sa kanilang pinagpakawalan. Hanggang dito ngayon. Okay? Buti na ano ko, pagbaba. Ito, may dalawa. Baka sila na to. Dalawa po yung wala natin, mga kaamigo. Ayan o. Baka nag-pares pa yung dalawa na yun. Nag-date pa yan. Oh, hindi. Hindi sa atin. Hindi lumiko dito, mga kaamigo. Okay, so, wala. Mga kaamigo, wala. Dalawa po, inaligaw natin. Sana makauwi pa yan. Okay? Wala pa naman isang oras mga kaamigo. Ayos. Kalay mo dito lumabas mga kaamigo. Diyan oh, sa siwang ng ano na yan oh, ng kawayan oh. Ayos. Buti na abutan ko pa mga kaamigo para maganda rin yung pagkaka-vlog natin ano. Bantay sarado yung ating ano para sa ating pagbo-vlog sa pagdating ng mga kalapati natin. Mga kaamigo, naulinigan ko may dumating na isa dito. Ayun oh, si Jet Fighter. Ayan mga kaamigo, dumating si Jet Fighter. Sino kayo kasama? Sana kasama niya yung checkered mga kaamigo. Para kompleto na tayo. Sana? Ay, ayun. Akala ko naman, pumasok ka na. Andiyan ka pala sa taas. Kaya papasokin natin mga kaamigo ta. Ito pa naman naglulugon sa leeg mga kaamigo. Kaya masakit ang katawan nito, kaya nalilate eh. Sok, 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 sok. Sik! Sakit ang katawan ng Jet Fighter. Hindi naman mailap yan. Pababa din agad yan mga kaamigo. Tinan nyo. Suk, 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 suk. Ah, kala ko pumasok ka na. Naglulugong kasi yan mga kaamigo. You know? Yung leeg. Pasok na. Checkered lang na sinasabi nung loob mang kumbago na medyo may payat daw ng konti yung checkered eh.
So baka yun ang hindi makauwi agad-agad. Okay? So at least, 8 tayo. 8 out of 9. Sa training nato na smash. Baka sakali mamaya mga kaamigo eh, dumating pa. Yung ating checkered na yan. Lalaki yun mga kaamigo. Let's go. With punong ministro, Lock TV.